Ang sistema ng ating kuryente ay binubuo ng tatlong bahagi: production, transmission, at distribution. Unahin natin ang production. Uubos na ang ating reserve sa malampaya. Dito nang gagaling ang 20% ng ating energy supply. Last year ay nagkaroon na tayo ng ilang red alert sa Luzon na nagdadala ng brownout. Ang solusyon sa produksyon ay ang pagpaparami natin ng ating energy sources. Ano-ano na ba ang mayroon tayo? Inumpisa na natin ang geothermal plant. Ito yung mga energy na galing sa steam mula sa ilalim ng lupa. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nasa Ring of Fire na tinatawag. Kung kaya't marami man tayong bulkan, ay sagana rin tayo sa mga lokasyon na maaring i-develop na geothermal plants. Marami rin tayong mga hydroelectric power plants. Ang tubig sa loob at paligid ng ating bansa ay ginagamit bilang source of energy din. Sa kasalukuyan, itong mga hydroelectric power plant ay tinitingnan kung pwede palakihin para mas malaki ang magiging produksyon nila. Naumpisahan na rin natin ang mga renewable. Ito yung solar at wind power, gaya ng ginawa namin sa Ilocos Norte. Maraming lugar sa bansa ang pwede ng wind power. Kailangan lang aralin at magkaroon ng kaunting imahinasyon. Lahat ng lugar sa bansa naman ay pwede ang solar energy. Dahil malakas naman ang araw dito, basta't may lupa na hindi ginagamit, lagyan natin ng solar energy, meron na tayong pagkukuhanan. Pababa ng pababa ang presyo ng mga solar power plant kada taon dahil sa tuloy-tuloy ng paganda ng teknolohiya at pagbaba ng production cost at saka yung capital expenditure. Ang isa pang teknolohiyang aking paglalaanan ng pansin ay ang mga tinatawag na large-scale battery storage. Ang nagiging problema dati sa solar at wind power ay ang intermittence of production. Ibig sabihin, hindi laging umiihip ang hangin at hindi naman laging may araw. Pero iba na ngayon dahil napakaganda na ng teknolohiya sa large-scale battery storage. Ibig sabihin, may paglalagyan na ang nakukulit ng power na hindi nagagamit na gagamitin na lang kapag kinakailangan. Naging successful ang mga unang planta ng Tesla sa Australia, sa Europe, sa Amerika. May ilan na rin dito tayo sa bansa, ang San Miguel Corporation ay mayroong mga proyektong ganyan. Yung mga ganitong teknolohiya ay nababagay din sa mga isla natin na mahirap abutin ng traditional na transmission line. Napakalaking potential din na maging bahagi ang Pilipinas sa global battery manufacturing industry. Dahil ang isa sa pinaka-importanting metal na kailangan sa baterya na mayaman ng Pilipinas ay yung nickel. Isa na namang natural resource na maaari nating i-maximize para makasali tayo sa global rise ng teknolohiya na ito. Ang ating geographical location, ang ating natural resources, ang ating physical assets, katambal ng teknolohiya, lahat ito ay nagsasabing hindi tayo dapat mawawalan o magkulang ng enerhiya. Kaya't aralin natin at gamitin natin. Nitong nakaraang mga linggo ay matapapag-usapan din ang nuclear energy kasunod sa paglagda ni PRRD ng Executive Order 164 panungkol sa National Position for a Nuclear Energy Program. Ito ay para sa paghanda ng ating bansa para makapag-develop at ma-explore ang nuclear energy bilang bahagi na ng ating tinatawag na Philippine Energy Plan. Ayon sa Executive Order ay 79% ng mga Pilipino ay sang-ayon sa posibleng rehabilitasyon ng Bataan Nuclear Power Plant. 65% naman ay gustong magtayo ng bagong nuclear power plant. At 78% naman ang bukas matutupatungkol sa nuclear energy. Magandang pangitain ito at ibig sabihin ay, politics aside, mas nauunawaan na ng tao ang pwedeng maidulot ng tulong ng nuclear power plant. Basta't siyempre, prioridad ang kaligtasan ng lahat. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay naitayo noon ay isa sana sa mga kasagutan natin sa nagaganap na oil crisis sa mundo. Kapag mas hindi tayo umaasa sa ibang bansa pagdating sa enerhiya, ay mas mabuti para sa sambayan ng Pilipino. Gaya na lamang ng pagtaas ng presyo ng krudo, ngayong linggo na resulta naman ng naganap ngayon sa Russia at Ukraine. Wala tayong control. Wala tayong magawa. Kung kaya't hanggat maaari, aralin at bigyan natin ng pagkakataon ang iba't ibang klase ng enerhiya para makatulong ito sa ating pagiging independent kahit papano. Pagdating sa distribution, marami rin tayong kailangan ayusin, lalo na sa ating mga kooperatiba. Dahil nagbago ang patakbo ng ating kooperatiba mula nung itinayo ang mga electrical cooperative, nagbago rin ang pagpresyuhan, nagiging inefficient. Ngayon ay dahil nga nagkakaproblema tayo, marami sa kanila ay inaayos na nila ang kanilang mga problema. Yung iba pa nga ay nag-privatize na, ibig sabihin ginawang korporasyon ang mga kooperatiba. Halimbawa rito ay ang Iloilo City. Nabawasan ng 36% ang singil sa kuryente dahil nakapag-source out sila sa mas murang distributor na hindi ginawa ng dating mga hawak nito. Ngunit sa palagay ko, ang pinakamaganda ay maibalik natin sa dating sistema ang ating kooperatiba na ang nagpapatakbo ay yung mga miyembro na consumer din doon sa electrical cooperative na yan. Kailangan din natin tignan yung tinatawag na spot market. Yan ang merkado kung saan tayo nagbibili ng ating kuryente ay dapat tignan natin kung paano natin pababain yung presyo na yan para ang pagbili ng ating kuryente ay maging mas mababa.